Radio. Straight from the word. It's a beautiful Thursday morning sa lahat ng ating mga light nights. Yes! O, diba? Miris-miris ng araw, Thursday na, mga light nights. Parang kailan lang. Ang mga pangarap ko eh, char. Naka, grabe no, parang Thursday na naman, tapos bukas Friday weekend na naman ako mga lightweight. Sagad-sagadin natin yung mga panahon at araw na tayo magkakasama dito sa ating paboritong programang Straight from the Word. Yes, good morning lightweight. Sarat magay sa ating mga lightweight friends at sa nag-umapaw, nag-gracia. At siksik na kalaman, lagi po yan dito sa Straight from the Word. Yes! Tama ka dyan, Paz Arnel. Kaya naman sa ating mga lightmates na ko. Ayan ha, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Well, everyday naman, napakaganda ng inyong host. Char! Napakaganda ng ating topic. Kaya sa mga lightmates natin, ako makibahagi kayo sa ating talakayan. No? Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Mag-comment kayo. At sa mga lightmates natin, kung kayo po ay nakibahagi sa ating talakayan, i-share nyo na rin po yung ating episode for today. Nang sa gayon, mas maraming lightmates pa ang ma-inspire straight from the Word of God. Ayan. Yes, hindi lang yan, lightmates, Sarah. No? Lagi po silang merong opportunity na i-top ang star button sa baba ng screen nila para mas ramdam natin. Mga ka-lightmates, sama-sama tayo for today! Tama ka dyan, Paz Arnel. At syempre sa mga lightmates din natin ha, do not skip the ads sa ating po mga YouTube channel, yung mga hey, nakatutok sa atin sa pamamagitan ng YT, okay? At syempre sa mga lightmates din po natin na hindi nakapanood ng ating episode for today dahil maaring busy sila sa kanilang mga trabaho, yes. Yung mga iba ay busy sa gawaing bahay o nag-aangga sa online class, papalapit na online class sa September 13 na po. Mga lightmates, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang manghinayang dahil ginawa na natin yun ang paraan, binigyan namin kayo na options. Yes! Yes, lightmates, you're the right option to live an S, cause it's not just one, but two options. We have Newslight YouTube channel and Light TV God's Channel of Blessings YouTube channel. Kaya naman po sa ating mga lightmates, so do not forget to like, share, and subscribe sa ating po mga YouTube channels. And do not forget to tap the notification bell for more updates. Yes! Aha! Pass! How's your day? Well, praise God. Kanina, nagturo tayo sa Don Watts at nag-pray, nag-lead sa worship. Mm-hmm. At narito nga sa Straight on the Word, mapiyan naman wala tayong schedule. Kaya ito, focus tayo in ministering to our lightmates today. What about you, lightmates, Sarah? Eh, eto nga, Paz, medyo busy. Well, everyday naman busy, you know? Siguro, ganun talaga kapag may bahay ka, o lalo na siguro kapag nagkaanak, para sa talagang early in the morning, di ba? Alam mo, mag-work ka, mag-sulat ka ng news, tapos afternoon, syempre, mga gawaing bahay, magdadampot ka ng etchas ng aso. Ayan! Pati yun, ha? Oo, kasama yun! Tapos, magpapakain ka, tapos mag-prepare ka ng almusal, maglilinis ka ng bahay, kasi syempre, yung mga kalat ng gabi, yes. O di ba, para malinis. So yun, medyo busy-busyhan tayo kapag umaga. Pero naku, masaya naman. Naku, masaya ang buhay natin. Napakaganda ng ating gising. Ayan! Yes. Naku, paso po, kamustayan din natin yung mga lightmates natin na nakatutok na sa atin ngayon. Ayan, si Miss Raquel David Igual. Ang sabi po niya, Happy Blessed Thursday. Sobrang nakaka-bless po talaga ang programang SFPW. God yes. bless you. Thank more you and po. More. Good morning po, Pas Arnel and Ma'am Sarah. Benjamin yes. Viloria. Praise the Lord, it is a blessed Thursday. Glory to God. Shalom po, Light TV Radio, straight from the Word, Pastor Arnel and Mrs. Sarah. God bless po sa inyong buhay. Si Mary Jo Agas, dahil nakatutok siya sa atin ngayon, ang kanyang sinasabi, blessed Thursday morning po, watching from San Mateo Rizal. Shout out to all my churchmates sa JIL Balara QC, especially to our beloved Pastora Julie Wanson Oberas. Good Thanks morning Sarah po. And Pastor Arnel. God bless you po.
Good morning po. Excited po for Pastor Aquirus interview. Sabi naman niya ni Yoli Nebran Ramos. Nako, Pas, at napakarami pang mga lightmates natin, no? Yung nakikibahagi sa ating talakayan ngayong araw na ito. Kaya mga lightmates, nako, keep on tuning in. Nako, mag-comment po kayo sa ating comment section kung kayo po ay nakaka-relate sa ating talakayan ngayong araw na ito. Okay, at i-share na rin po yung ating episode for today na sa gayon mas marami pong makapanood ng ating talakayan ngayong araw. Napakaganda ng ating pag-uusapan. Di ho ba, Pas? Ayan. Yes, man. Excited din? Yes. Oo, excited ka na rin. Ayan. Okay, so ito na nga. Huwag tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayan, pag-usapan natin ang ating virtual chikahan for today. Ano ang what ifs mo sa life? Ayan ha. Meron ka bang mga what ifs? Ayan. Paano kung? Ayan, yung mga ganyan. Bigat, ano kaya ang mangyayari kung? Yung mga ganyang mga katanungan natin sa buhay. Mga what ifs sa buhay natin. Meron ka bang ganyan? Ako, lightmates, i-share nyo po yan sa amin. Pero bago yan, sisimulan muna natin kay Pas Arnel. Ikaw ba, Pas Arnel, meron ka bang what ifs in life? Well, in reality, sa buhay ng isang tao, normal na meron tayo mga bagay na pwede nating sabihing kinakatakutan, ano? Kasi si Lightmate Sara, kumbaga sa season, siya ho yung ano pa lang eh, nasa umaga season, o nasa tanghali. Ako kasi ano eh, panghapon na, nasa 50 years old na eh, ano? So, ang ganon? ang kinakatakutan ng mga nag... Di, ang kinakatakutan ng dumatanda ay yung pag nagkasakit, di ba? Pag nagkasakit ka kasi, correct, mo na magagawa yung trabaho mo. So, naalala ko lang bigla si Job, ano? Si Job pala is a perfect Christian din naman. Hindi naman ibig sabihin hindi siya nagkakasala. Pero kaya pala siya talagang pinasok ng tinatawag na situation ng kanyang buhay. Meron din pala siyang if, meron din pala siyang fear. Okay. Sabi ng Book of Job, dumating na ang araw ng aking kinakatakutan. Mm-hmm. So the same thing with you and with me, lahat naman tayo may mga bagay na kinakatakutan. What if pag tumanda na ako, wala na akong pera? What if pag meron na akong tawag dito, wrinkles and everything, so on and so forth? Yeah. Well, anyway, ang Kristiyano namang lumalago, whatever ifs meron tayo sa buhay natin, if Jesus is in our hearts, lagi pa rin may peace of mind, may joy. Kaya tingin ko, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko ng tunay na Kristiyano. Diba, Lightmate Sara? Nako, I agree with that, Pas, ha? Nako, ako siguro, may what ifs ba ako in life? Sabi mo nga kanina, medyo bata-bata pa ako. Wala pa ako masyado. Meron siguro. What is that? Yun, ayun, kasi nga, nung bata ako, di ba nga, songlist ako, ayan. Yun, so, mahilig akong kumanta. And then, yun nga, sinali ako ni Mama sa singing contest, di ba? Mm-hmm. Tapos, alam niyo na yung story na yun eh, di ba? Tapos nga, yung unang sali ko sa singing contest, natalo ako, grade 1 ako nun eh. Yun, naalala ko pa yun. Kaya simula nun, hindi na ako sumali uli sa singing contest, tapos medyo naglaylo ako sa pagkanta, parang grade 5 na ako uli. Grade 5 na ako uli sumali sa singing contest, tsaka yung kumanta-kanta. Pero nung time naman tagal na yun, nun, tagal nung time nun, naman na yun, nag-champion ako. Kaya lang parang hindi ko na sinundan uli, kasi nga, takot ako ma-reject. Ayan, takot ako ma-reject, takot ako ma-frustrate, ma-disappoint, ganyan! So yun, siguro yun yung what ifs ko sa buhay. Actually, sinabi ko yun kay Mama nun, Mama, paano kaya kung nagtuloy-tuloy ako sa pagkanta, pagsali sa mga singing contest, well, kahit ako, natalo ako si nun? Well, si Regine Velasquez ka na ngayon. Siguro, Mama, mapapanood mo na ako sa ASAP, gano'n? Yes! Possible yan! Yan? Oo, pero ayun nga, pero may purpose pa rin ang Lord, no? Maaring hindi niya niloob na masali ako sa ASAP, pero every Sunday naman, tayo ay umaawit para sa Panginoon. Yes, no, diba? Mas maganda kay Lord yun. Oo, siguro dinedicate ko na lang din, hindi lang, dinedicate ko talaga intentional. Aha. Yung aking boses, yung aking pag-awit sa church, no? Sa Lord. Ewan ko ha, kasi kapag nagkakabisado ako ng mga secular songs, ang bagal kong makakabisa. Pero pagdating sa Christian song, yung unang panig ko pa lang, alam ko na. Alam mo yun? Ewan ko. Siguro talagang worshipper by heart talaga. Tama. So, mas may anointing sa worship song. Yes. So, wala pa rin namang regret. Wala pa rin namang pagsisisi. Sabi nga, all things work together for good to those who love God.
Ayan. Yeah. Naka, ayan, sa mga lightmates natin, share nyo naman sa amin. Ano, what ifs ba kayo sa buhay? Mga, paano kaya kung sinubukan ko to? Paano kaya kung tinry ko to? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Ayan, may mga what ifs ba kayo? O kaya naman mga apprehensions? Mga kinatatakutan na, itutuloy ko ba? Paano kung hindi naman maging successful? Wag na lang kaya. May mga ganyan ba kayo? Mga apprehensions? I-share nyo po yan sa amin at mamaya during the program ay sisikapin po nating mabasa ang lahat ng mga yan, lightmates. And, nakapas, ito na nga sa mga lightmates natin bago tayo mag-proceed sa ating tayo. Yes. Kayan, batiin po muna natin yung ilang mga lightmates natin na nag-iwan ng kaarawan ngayon. Pabating handog po para kay Pastora Susedel Caballes ng kanyang kaarawan noong September 1. Kapon pala to. And yes. Ngayong araw, September 2, si Pastor Junicio Mangorobang. Ayan, sorry. Happy birthday! Happy birthday po sa ating mga lightmates na nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Sa ating mga kapastoran, happy birthday po sa inyong lahat. So, ito na nga, Pas. Alam ko, hindi na natin papahabain. Parang ko, excited na yung mga lightmates natin na malaman kung ano ba yung ating pag-uusapan for today. So, without further ado, let us proceed to our topic for today. Stop! Wait! Go! Alright! Yes, mga lightmates! Tayo pa rin po ay nakatutok sa ating topic series na Stop, Wait, and Go for the month of August. And for this day, ang ating pong pag-uusapan ay... Wait! What if? Char! Ayan, yung mga apprehensions, pagdududa, doubts, ayan, na nagpapahinto sa atin para ituloy ang isang bagay. Ayan! Nako pa, sumaganda itong tatalakayan natin kasi ano, kino-cover niya yung lahat ng aspeto ng ating buhay sa pagpapakita, sa career, sa pag-aaral. So maganda na matalakay natin to ngayong araw. So ito na nga, Pas, isa sa mga apprehensions no ng ilang mga lightmates natin eh yung pagkakaroon ng anak. No? Kasi, alam mo yun, yung pag-aasawa is one thing, but yung pagkakaroon ng anak is another different thing. Tama, no? Tama. Another level yan eh, of maturity, of growth, of your new journey in life. So, ito na nga, Pas, kasi may mga nagtatanong, ready na ba akong magkaanak? What if hindi pa ako ready? Ayan, paano ba malalaban na tayo handa na? Di ho ba, Pas? Ano yung mga, yun yung ilan sa mga what ifs, Pas? Ano po ang maisasagot natin dito? Sige po. Sige, sige. At tayo isasagot din, depende sa ating mga naging experience. Well, lightmates, Sarah, lahat naman ay nagsisimula sa ganitong pakiramdam, lalo't medyo bata pa sila. Dahil sa kawala ng karanasan, kaya takot sila sa maraming bagay na gusto nilang subukan. Pero tingin ko, lightmates, Sarah, may mga bagay na bago na very exciting na maranasan. Ano? Ang kailangan lamang ay laging may taingang, laging makinig, magpaturo. At sa gayon, meron tayong advanced learning so that yung mistake ng iba, hindi na natin magiging pagkakamali pa. Kaya mas maganda, meron tayong mga ka-friendship, mga ka-lightmates, mga kapastoran na nagme-mentor sa atin na talagang magbibigay sa atin ng panuntunan. Naalala ko tuloy yung lightmate Sarah, ano yung sinabi ng Book of Proverbs, kung gusto mong matuto ng maraming bagay, just listen to those people who have a gray hair. Meaning, yung mga taong pumuti na ang buhok, natuto sa buhay, makinig tayo sa kanila, pwede tayong magtanong sa kanila, and we can learn a lot of things. Siguro, mas maganda, lightmate Sarah, merong laging time of preparation. If you would like to try something, halimbawa, dalaga ka ngayon, mag-aasawa ka, kung hindi ka pa masyadong sawa sa iyong pagiging dalaga at binata, medyo mag-isip-isip ka. Kasi iba na, pag ikaw ay, yung ang boyfriend-girlfriend relationship pa lang, lightmate Sarah, tali ka na eh, di ba? Lagi ka mapapaalam, commitment kasi yan. Hindi ka tulad ng binata at dalaga ka, kahit kailan mo lumabas, kahit kailan mo gustong may gawin na isang bagay. Kahit sinong kasama! Yun! Walang magsiselos, walang makikialam, pero iba na eh, pag may commitment ka. So you need to have a time of preparation and reflection kung handa ka na ba pasukin ng isang bagay. Kaya talagang, ako ang naiintindihan ko sa buhay na ito, like Pei Chara, mas magandang merong decision sa buhay kaysa sa wala. Kasi, alam mo, lightmate Sarah, yung mga hindi nagdi-decision sa buhay, yun yung mga taong hindi nagkakamali. Bakit?
hindi sila nagta-try out eh. Hindi nga sila magkakamali because they are not doing something. But if trial, you do something, trial and error. Yeah, sometimes it is trial and error because you can learn something from that. Kasi mas mahirap kasi yung life may tsara. What if? Gusto ko nito, gusto ko na mag-asawa. What if? Yung if kasi, merong connotation ng fear. No? What if? Parang may connotation ng yun nga, fear nga. At pag may fear ka, wala kang courage to move on para habutin mo ang iyong pangarap. Kaya makikita natin, pangit kasi yung ugali life may tsara, yung laging takot, laging may parang hindi mo kaya. Hindi yung maganda ugali yun eh. Buti na lang andyan ng Panginoon na nagsasabing, I will be with you, Hebrews 13 verse 5. Kaya nagsasabi sa Philippians 4:13 that you can do all things through Christ Jesus. What about you, life mate Sarah? Matagal ka ng kasal. When you would like to have a child? We're looking forward to that. Magandang tanong yan. Mini, ano kaya yon? Mini na nga ako, tapos yung susunod sa akin, mini din, no? Oo nga, ano? Ito nga, Paz. Actually, speaking of, bago din sa pagkakaanak, no? Yun muna yep. Sa pag-aasawa, no? Uh-huh. Actually, isa yan eh, sa mga, ano nila eh, mga tanong nila na, uy, girl, 24 ka pa lang. Sigurado ka ba na mag-aasawa ka na? Kasi nung nag-asawa ako, nung kinasal kami, 24 pa lang ako noon. Sabi niya, sigurado ka ba na ikakasal ka na? Kasi ako eh, ano, my mind is ready. My mind is fully prepared na pakasalan yung asawa ko. Yan, si Pastor Hubby nga. Wow. Ano yun? Ready ako, physically, mentally. Pero alam mo yun, hindi mawawala na yung heart mo, may kurot ng pangamba. Alam mo yun, Pas, na parang, hala, baka magkamali ako, yung mga ganun. Uh-oh. Pero alam mo yun, gusto mo nang pasukin yung stage na yun. Yep. Ready na ako para dun eh. Pero may konting kurot ng pangamba na ayokong magkamali, ayokong makagawa ng, alam mo yun, ng, yung app na ire-regret ko bandang ulo. Yep. Pero alam mo, sabi ng pastora namin, nung mentor ko, na minsan, malalaman mong ready ka na kapag nandun ka na. Alam mo yun? Kasi talagang, kapag nandun ka na sa stage na yun, ikaw din mismo, i-a-adjust mo yung sarili mo eh. Magmamature ka eh. Kasi diba, nung dalaga ka, ang iisipin mo na lang is yung sarili mo. Ayusin mo yung higaan mo, babangon ka, maliligo ka, pupunta ka ng opisina, tapos pag uwi mo, kakain ka, tulog ka. Ang iniisip mo lang yung sarili mo. Pero ngayong nag-asawa ka na, ibang level na eh. Hindi yes, na ganun yung routine mo. So, kapag ikaw ay pumasok sa isang commitment, sa isang relasyon, sa pag-aasawa, ikaw din ay magmamature, ikaw din ay mag-grow. Diba kung dati, hindi ka nag-aasikaso ng pagkain, hindi ka nagluluto, dahil nag-asawa ka, matututo at matututo Yo. Ka. Mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. Kasi, you're doing this hindi na lang para sa sarili mo, kundi para sa inyong dalawa ng asawa mo kasi dalawa na kayo. No? And I believe sa pag-aanak, ganun din. In some ways, ganun din, pero mas matindi yung level. Kasi ano na yun, pamilya na kayo. Diba? Hindi na lang as a couple. Diba? So, yun sa tanong mo, Paz, kung kailan. Ewan nga, hindi pa dumadating eh. At talaga. Sa ngayon, ini-enjoy pa namin, Paz. Wow. Enjoy pa namin yung mga panahon na, ayun nga, na kaming dalawa, mag-asawa pa lang. Kasi nung kami ay single, or kami ang dalawa ano pa lang, boyfriend-girlfriend, syempre, hindi pa pwede yung mga long rides, hindi pa pwede yung mga malalayong travel, diba? So, ayun, ini-enjoy namin yung mga bagay na hindi namin magawa nung kami boyfriend-girlfriend pa lang, ngayong mag-asawa na kami. Kasi syempre, kapag may anak na kayo, hindi nyo na rin magagawa yung ilan sa mga yon, diba? Yes. Kasi may mga iniisip na kayo, may mga considerations. So, yun, Paz. Yun yung sasabi ko pagdating sa ganyang usapin. Ayan. Pero ikaw ba, Paz? Syempre nakakakaba maging daddy, di ba? Yep, kailan mo nasabi na ready ka na? Hindi ba sumagi sa isip mo na what if, hindi ako maging mabuting tatay or example sa kanila? May mga ganyan kasi, may mga natatakot, di ba? Ano po yung tip na masasabi niyo sa mga light mates natin? Well, katulad nung habang pinapakinggan ka kanina, biglang lumabas sa aking kaisipan yung decision making that you will cross the bridge when you get there. Yeah. Nag-asawa ko like mate Sarah sa edad na mga tag dito nasa 26-27. Yung sweetheart ko kasi may dalawang taon lang naman yung agwat niya sa akin. Mm-hmm. Pero ang gusto ko sana mag-asawa pa ako ng 30 pa eh.
Ang inaisip ko lang, kung mag-aasawa ko ng 30, siya naman ay tatanda pa ng 32, baka hindi na kami magka-baby, magkaroon ng ganoon. Yes. So, so planning talaga, no? Maganda pa rin, paplanuhan din yan, ano? Ngayon, kasi may mga edad na naman kami nung kami ikinasal, so preparado kami physically, financially, emotionally. Actually, merong pong tinatawag na may mga pattern na may peer ang sweetheart ko na hindi na siya magka-baby. Kasi yung may mga kapatid siya na may mga ganoong situation. Kaya talagang ano, ako masasabi ko, life may tsara, yung kumbaga sa science, kami ni Mrs., kumbaga sa science, match na match eh. Yung bang ibig sabihin eh, napakabilis nung pangyayari. Pero nga joke kami dyan, yung bang misan, mahakbangan mo lang, buntis na agad, yung mga ganoon. Kaya after a year, nag-baby agad ang sweetheart ko. At alam mo, sa totoo lang, the reason why I got a wife, it is because na-feel ko na eh. Kailangan ko na ng someone, somebody to be with me. Yung shock absorber ba? Kasi yes. Mga pastor, ang daming problema niyan. Gusto namin na meron nasasabihan ng problema, bagamat may magulang. Pero hindi naman lahat sinasabi natin sa ating magulang. That's why I'm really happy that Pastor Risa is really a gift to me. Kasi may mga bagay akong wala sa akin, nasa kanya. And she really completed my life. Una, hindi ako magluto. Siya magaling magluto. No? Talagang, masasabi mong handa ka na kapag na-feel mong kailangan mo na yon. Kapag you long for it, and not just only longing for it, but you prepare yourself for that. Lalo na pag nag-baby. Alam mo, si Mrs. Bunker siya eh. Lagi siya nagtatrabaho sa banko. Kaya si Pastora Risa, hindi siya sanay maglaba. Kaya nung bago kaming mag-asawa, nangungupahan kami noon, ako ang tagalaba. Natatandaan ko noon, naglaba ako noon, meron kaming washing machine. Kasi yung biyanan ko, nag-invest sa isang appliances company. 1 million yung in-invest. Eh, medyo nagsara. Kaya ang nangyari, ang ibinalik sa kanya, mga appliances din. Alam mo, nung bago kaming kasal, eh, talagang muntik na lang ang pakasalan ko, biyanan ko eh. Alam mo kung bakit? Eba, binigyan kami ng washing machine, ng TV, ng rec, kompleto sa sa appliances. Kaya nga sabi ko, muntik na lang siya yung pakasalan ko sa bait ng aking biyanan eh. Alam mo na nag-una ako naglaba? Hindi ako marunong maglaba eh. Diba, sa washing machine, paglalaban mo, may sabon, paiikutin. Pati ng aking babanlawan, pinaikot ko din. Kaya nung sinasampay ko na, see-through na yung damit, ang nipis-tipis na kaya talagang may trial and error sa una, pero doon mo matututunan, ay, nagkamali pala ako. Sa susunod, ito na pala. You'll learn from our mistakes. Yes, we can learn from our mistakes. So doon natin makikita, huwag matakot mag-desisyon. Kasi sa pagkakamali mo, doon ka matututo. Kasi yung takot ka, hindi ka na humakbang, eh, gusto mo mag-asawa, ngayon matandang dalaga ka na, nalipasan na, eh, sayang naman. Kaya talagang, when God gave you an opportunity, grab it. Pero yung grabbing aspect, hindi naman basta-basta sige-sige lang. Naalala ko lang kay Sarah, ma-share ko lang ano. Meron ako pinag-aralan ng Liberty statue siya, isang illustration. Isa siyang magandang babae, mahaba ang buhok niya. Parang ang tinuturo sa illustration na yon, ang opportunity is something like that. Kapag kaharap mo siya, i-grab mo na. Kasi itong Liberty statue na ito, sa likod, kalbo siya. Ibig sabihin, pag tumalikod na sa iyo opportunity, wala ka nang magagrasp. Kaya sa buhay natin ito, marami mga tao nagsisisi. Sana ganito, sana ganyan. Pero pag nawala na yung oras, pag nawala na yung pagkakataon, ang hirap ng habudin eh. Kaya talagang maraming dapat i-consider life may chance eh. Kasi gusto ng Diyos, maging maligaya ka, maging masaya ka. Pero sana, in every decision making, meron godly wisdom, nagpipray at nagtatanong din like may chara. Correct ka dyan, Paz, no? Pero, you know, it's a case-to-case basis din eh. There are times that you need to learn from your mistakes. Yes. Diba? Minsan magkakamali ka muna bago ka matuto. Pero there are times then, there are situations that you don't need to experience it para ikaw ay matuto. Mm. Minsan you need to learn from the experiences of other people para ikaw ay matuto. At hindi mo na magawa yung pagkakamali na nagawa nila in the past. Diba? At isa pa, I think living life with no regrets, with no fear, with no what ifs, with no apprehensions, is yung buhay na merong peace. Wherever you go, whatever decision that you make, meron kang kapayapaan.
Tama. It applies to all aspects of our life, whether career, pag-aasawa, pagkakaroon ng pamilya, pag-anak. Diba, masasabi mo na ready na ako, will ng Lord to, siya yung will ng Lord para sa akin, itong trabaho Amen. Na to ang will ng Lord para sa akin kasi meron kang peace. Wow, naman. Diba? So, hindi ka matatakot na to get out of the box, to get out of your comfort zone, to get out of the boat, no? Yes. Kasi nga, may peace na binigay ang Lord sa'yo. Wow. Ayan. Okay. Praise God. Yun yung maganda doon pa. Nalala ko lang, like Mitch Sarah, yung Romans chapter 12, one of my favorite verses. Sabi ni Pablo, I beseech you therefore, my beloved brethren, that you present your body as a living sacrifice. Why? Because this is your reasonable act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you will know what is good, pleasing, and perfect will. Tama yung sinabi mo kanina, like Mitch Aren. Mahirap yung nanguhula, mahirap yung suntok sa hangin. Pag alam mo yung God's will and God's way, masaya ka sa dulo eh. Kasi hindi ka magkakamali sa decision making. Ang hirap ng mga tao, ano? Sige nang sige, pag pumalpak, Diyos pa may kasalanan. Yun ang mga ating mga kababayan. Okay. Ano? Kaya you need to learn a lot of things. You need to mature, not just only spiritually, but emotionally and also intellectually. Lalo sa mga kabataan. Lalo ngayon, hindi birong mag-asawa, sabihin ko sa inyo. Yes. Pag nagkaroon ka ng baby, wow, ang bigat sa oras na ito. Kaya huwag sana basta puro kumapag-ibig lang. Dapat kasama si isip at kasama lagi si Lord sa bawat decision-making life. Yun! Aha, correct ka dyan, Pas. I totally agree with that. Oo, kaya sa mga youth natin, no, para maiwasan natin yung mga regrets na sana pala, in-enjoy ko muna yung sayang ko. Sana pala, in-enjoy ko muna yung trabaho ko. Eh, hindi mo na mababalikan yun. Wala namang reset button eh. Yung ating buhay. Di ba? Eh, enjoy natin yung mga bagay na meron tayo habang tayo ay nabubuhay, na maging grateful tayo sa kung ano yung mga meron tayo ngayon. O, di ba? Yun yung key. Diba? Para maiwasan natin yung may regrets tayo, living life with no regrets. Ayan. Naku, Pas, isa pa sa mga tanong dito, no, yung ilang sa mga lightmates natin nagtanong, I'm bad at this, sabi niya. Sabi niya, baka hindi ako pwede dyan. Let's say, sa career, o diba? Alam mo yun, hindi siya kumpiyansa sa sarili niya na hindi naman ako kasing galing ni ganito eh. Hindi ako kasing husay ni ganyan. I'm bad at this. Baka hindi maging successful. So, ang nangyayari, umuurong. Even sa mga estudyante, na-experience yan, diba? Yung, hindi naman kasi ako magaling sa math eh, kaya hindi na ako magre-recite. Tapos nung sinagot nung kaklase niya, alam pala niya. Oo, sayang. Sana pala sinagot ko. O, diba? Ang dami nating regrets. So, ano yung Pas? Paano maiiwasan yung mga ganun? Yung hindi mo tinry, tapos ngayon, nanghinayang ka. O, diba? Tama. Paano yun? Naalala ko lang, Lightmate Sarah, meron ako experience sa ganyan eh. Noong medyo nasa 20s tayo, graduate na tayo at naghahanap na tayo ng trabaho noon. Actually, nakatanggap ako ng sulat, nag-apply ako ng waiter sa isang malaking hotel siya. Nagdamit ako, nag-ready ako, medyo Makati siya talagang. Alam mo, nung nandun ako sa area at nung malaman kong Amerikano ang mag-i-interview sa akin, sa takot ko, umuwi ako. Kaya talagang, ang takot talaga, hindi magdadala sa iyo sa tinatawag na magandang future. Well, uugatin natin, like Mate Sarah. Bakit may apes ang tao? Bakit may fear ang tao? Ba't ayaw na lang sumuko? Maganda yan, no? Well, una kasi, takot silang magkamali. Takot silang sumubok. Bakit sila takot sumubok? Ano ang iniingatan nila? Ang iniingatan pa rin nila, self-centered pa rin. Self-centered pa rin. Kaya makikita natin, kapag ang taong merong self-centered, pag may pride, ayaw yang masaktan, ayaw yang mapahiya. Takot yang sumubok kasi ayaw siyang mapahiya. Kaya makikita natin, talagang challenge ito in life. Kaya talagang makinig lang tayo at marami tayong matututunan. Kaya sa oras na ito, like Mate Sarah, siguro it's about time for us to really, i-welcome natin yung ating magiging bisita so that we can learn
a lot of things. Sabi ng Bible, yes, you can be established with a lot of yung pong nagpapayo sa paligid na meron tayo. Go on, Light Mate. Mm-hmm. Nakakorek ka dyan, Pas. Bago natin pakilala, naalala ko tuloy yung sinabi ng asawa ko on Pastor Hobby. Ang sabi niya, do not venture on things na hindi sinabi ng Lord na pasukin mo. Tama. Diba? Kasi wala yung blessing and favor ng Lord kung hindi sinabi ng Lord na gawin mo o pasukin mo at ikaw lang yung nagdesisyon sa sarili mo na pasukin mo. Kasi yes, it can be somehow successful, pero yung favor ng Lord wala doon. Diba? Paano kung dumating sa point na nag-fail? Diba? So malulubog ka na, end of the world na. O diba? So, yan. Yan yung ilan sa mga isha-share ko. Pero ito na nga, Pas. Alam ko, mas magiging makabuluan pa ang ating talakayan ngayong araw na ito dahil meron tayong makakasama. Excited! Alright, so ipapakilala na natin mula sa Mega Harvest Season 7 Youth and Worship Pastor. Uy, Worship Pastor. Pasasampulin natin ito mamaya. Oh, Pastor ito. Excited! Yes. Pastor Ann Claire Mago. Hello po, Pastora. Welcome, Miss Ann Claire Mago. Hello po. Good morning po. Ako po ba ay naririnig na ng Claro? Yes naman. Yes, Pastora. Yeah. Po. Thank you po for having us. Wow. Pastora, maaari niyo pong mag-hi. Maaari po kayo mag-hi. O kumustahin niyo po yung mga light mates ninyo, yung mga ka-churchmates ninyo na nakatutok sa atin ngayon. Sige po, go ahead po. Batiin niyo po sila. Good morning po and hi sa mga nanonood sa ating program ngayon, yung mga taga Mega Harvest Church, mga youth, mga nanay, tatay, ang aking family, at lahat po ng sumusubaybay. Magandang umaga po and thank you for having us here. Sana mag-enjoy po kayo sa ating program. Praise God. Mm-hmm. Like Mate Sarah, mukhang sa aking paningin eh, mukhang may katapat ka na kayo na maganda rin. Ano? Oo nga, Pastor. Tanong ko lang, Miss Clay, Aunt Claire Mago. Kanina pinag-uusapan natin yung topic about may mga ifs ang tao eh. Fear ang tao ba? Kaya hindi sila makasubok, hindi nila maabot yung kanilang pangarap. Ikaw sis, you are a pastor right now, young pastor, no? What can you tell our light mates in order for them to really reach their goal para nang sa gayon maging fruitful naman yung kanilang kinabukasan? Can you share some? Mm-hmm. Yes, as a youth pastor and worship pastor at a very young age, nung ako po ay mga nung kabataan ko, marami po akong mga pangarap and dreams and goals. Pero nung dumating yung time that God is calling me into this path and vision to lead others at a very young age, kasi I'm just 24 right now. Wow! Yung mga what ifs ko po sa buhay is, what about the things I wanted to achieve or my dreams or my goals as in my youthful age? Pero lahat po ng yun, pinakita ng Panginoon na kapag sumunod ka sa Kanya, sa calling Niya, there are brighter future ahead of you, more than what you, more than what you want to achieve. Ibig sabihin, His plan is always the best. Yun yung lagi Niya sinasabi sa akin. And it's not about us, it's about God's purpose. And kapag you live on God's purpose and God's plan, I mean, what's greater than that, diba? So I'm so happy going and following the calling of God in my youthful age. Mm-hmm. Praise the Lord. All right. Nakatuwa naman. Pastora, Pastora Ann, yun nga, pinag-uusapan kasi natin ngayon is about what ifs in life, no? Yung mga apprehensions ng mga tao in different aspect ng buhay nila. Paano ba mabuhay yung living life with no regrets? Paano ba mangyari iyon sa buhay ng tao? Mm-hmm. It's a good question. Yes. I think it all starts with your relationship with God. Na kapag kilala mo ang Panginoon, yung faithfulness and promises Niya, hindi ka matatakot to step on faith. And kapag nag-step on faith ka sa mga gusto Niyang tahakin mo, you know, yung mga what ifs and apprehension na nasa harapan mo will be cleared away kasi naka-anchor ka. Hindi sa gagawin mo, kundi kung sino yung nagpapahakbang sa'yo, nag-uutos sa'yo. Uh-huh. And you know, you have a wonderful relationship with God. Yung trust mo, yung faith mo is malalim. Kaya lahat ng yun will be set aside yung mga what ifs because you trust God Himself, His promises, and who He is to you. Mm-hmm. Wow, that's a good answer, yes. Sister Claire. I'm clear. Sister Claire, ako rin ay ginamit ng Panginoon at the age of 20, no, nagpastor tayo, youth pastor at the same time, hanggang sa ngayon tayo na yung area pastor.
at singing pastor din tayo. Well, na-surprise ako na ang background mo pala ay singer din pala. Si Miss Claire Mago. Kaya nga sabi ko sa iyo, like may tsara, may katapat ka na eh. Kaya request natin sample naman. Sample! 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 Isang linya lang, isang linya lang. Isang linya lang. Sige po, kantahin na lang namin yung What a Beautiful Name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kailangan ng palakpak dyan. Kailangan ng palakpak dyan. May katapat ka na, like mate Sara. Hindi po, prepare. Meron pa lang pasampo. Walang filter yun. Legit yun. May question tayo, Miss Ann Claire. How did the Mega Harvest started? Can you share us? Mega Harvest is a church and it started with a couple which are my parents, Bishop Oliver Mago and Pastora Cecil Mago. So God has given them po a vision and a word that they will pioneer a church. So they started po sa Palengke, sa marketplace. Nung natanggap po nila yung vision na yon. Siyempre, marami ring what ifs na pumasok sa isip nila. What if kung hindi ito nag-prosper? Mm-hmm. And then yung nasa isip na lang nila, at least they obeyed God. And kung nasa positive side naman ng what if naman kung ito'y pumutok at lumago? And then the wisdom na natanggap nila is that they are going to train leaders, gumawa ng teaching materials. So somewhere po in 2004, na-establish po ang Mega Harvest Church of Valenzuela. Yeah, so we are located po in and based in Valenzuela City. Wow. 2004, so ilang taon ata ako noon, parang 12 years old, 13. Galing mo sa mata. Oo, 13 ata, 14 mga galon. Ako, bata pa ako noon, talaga nagsisimula na sa ministry, di ba? Sila pastor at pastora, sila mother at sila father. Mm-hmm. Pero, yes, po. Pastora Ann, ano po ba yung vision at goal nitong Mega Harvest? And sa tingin nyo, ngayon, sabi nyo po, 2004 nagsimula, ngayong 2021, nali-reap na po ba natin yung mga bunga no ng ating pagsisimula? Ayan. Opo, sa faithfulness at katapatan at biyaya po ng Panginoon, talagang through time and may mga trials and difficulties na dumadating. Pero makikita mo, if you really sow in tears, you will reap in joy. At makikita rin natin that if we are diligent sa pinapagawa ng Panginoon, si Lord po ang God of the harvest. Siya ang nagbibigay ng harvest. So right now, ang vision po ng church is to build leaders for a greater harvest, believing that there will be revival sa kabila ng ating kinakaharap na crisis, believing that we will have a greater harvest. That is why we need to, you know, ready our nets, we need to prepare, we need to build leaders and raise up people na maging kings and priests that will reign with Christ even toward the millennium. So that is a vision. And meron din pong mga goals and contents po yung Mega Harvest Church. Meron po mga testimonies, and as a worship pastor, gumagawa po kami ng mga original worship music, and we have the Word of God, the teaching materials, books, and it aims to help people build a deeper relationship with God, leading them from salvation toward maturity. Praise God. Alam mo, maganda yung point niya, Pase. Leading from salvation to maturity. Kasi ang buhay Kristiyano, hindi na siya natatapos sa salvation eh. Tama. Kanya, it's really easy to win people to Christ, pero ang pinakamahirap na part doon is yung consolidation and discipleship. Tama. Yun. Very challenging yun. Magandang, maganda yun talaga yung vision and goal talaga yung church, eh, no? Yes. Yes, Pas! Baka may nais pa po kayo itanong. Matanong ko lang, Miss Ann, ako kasi nung nag-full-time bilang kabataan, ang hirap mag-desisyon, ano? Kasi on that time, ipipetition kami sa Amerika that the Lord is calling me to become a pastor. It's hard for me to decide. What about you? Ano yung pinaka-major things na bago ka nag-decide mag-full-time, though your parents are pastors there, no? Ano yung give up mong matindi bago ka nag-visit? Ayan. Sige po. May i-reveal ako sa inyo. Actually, marami na rin nakakalam na testimony ito. Nung ako po yung mga teenager years pa, I really have this dream.
At ang pangarap ko, ewan ko, nakakahiya siyang sabihin, pero pangarap ko po talaga mag-artista. Okay, tamo. Sabi ko sa'yo, light made sari. Atapat na ito eh. So, yung po yung mga panahon na marami na rin po kaming napupuntahang audition. Dahil wow, meron din po akong ninang na nag-work sa mga network and wow, nasali niya ako sa mga audition, sa mga contest. Talagang ina-expose na-expose na po ako kasi it's really my dream to be an actress. Pero dahil hindi ko siya naaabot, tsaka may mga audition na hindi naman din po ako nakakapasok. So yun, nako-consider ko na ito ba yung plano ni God sa akin. Hanggang one night, I was kneeling in my room and ang hirap ng prayer na yun kasi I really feel that it is a prayer of surrender. It's time to surrender my dreams para sa plano ni God sa akin. Wala po kaming music history or background. Hindi rin po inline ng family ko sa music. Pero at that night, as I was kneeling and I told God, Lord, total, kayo naman na may-ari ng buhay ko. Pero ilang taon ko nang gustong makamit lahat ng mga gusto ko na hindi kita sinasama. Ngayon, I'm going to surrender this. Wow. And what you want for my life right now, yan na po ang masunod. Mm-hmm. Because after all, I am yours. And you know, at that very night, simula po nun, nagkaroon na po ng awit yung puso ko. Kahit wala kaming musical background. Woo! Naging part na po kami ng praise and worship and original songs started to flourish in my heart sa aking kapatid na part din po ng band ng worship team namin. Tapos yun po, dun ko na nakita na nilalagay ako ng Panginoon to really serve in the church through music and through youth. So that is yung sinurrender ko sa Panginoon. Mm-hmm. Yung pangarap ko na para tingin sa akin, tingin ng Lord, it's like a worldly dream. Ooh. Pero gusto niyang ipursue ko is something godly and something that will give me eternal dividends and that is to serve Him. Oh, wow. Mm-hmm. Wow. Talagang you will live a life with no regrets, no what ifs, no apprehensions, no fear and doubt. Kapag isinuko mo yung life mo, totally, no, fully surrendered ka kay God. Hindi yung partial Absolutely. Lang. Hindi yung partial lang na itong area na to, pero yung career ko, Lord, sa akin na to, ha? Uh-huh. Hindi. Yeah. Dapat total surrender Tama. To God. Diba? Right. Aha. Naka, Pastora Ann, maaari po nating imbitahan yung mga light meets natin na abangan yung Mega Harvest. At syempre, discuss na rin po natin kung kailan to mapapanood ng ating mga light meets. Sige po, go ahead po, Pastora. Yan. So, ang mga topics and video messages po sa Season 7 ng Mega Harvest ay very relevant and relatable sa panahon natin ngayon. We are going to talk about messages na magpapalago ng ating faith. May wow. topics tayo patungkol sa life and death that is inevitable, Christian growth, at marami pang kabang-abang na serye. So, mapapanood po ang Mega Harvest sa Light TV tuwing Biyernes, Friday, wow. 4 o'clock to 5 o'clock p.m. And we would also want to invite you po to like our Facebook page, Mega Harvest Church of Valenzuela. And if you want to hear our original music and worship songs, you can also like Mega Harvest Music. We are also up on YouTube po. You can search and subscribe Mega Harvest for church content. And para naman sa music content, you can subscribe and follow Mega Harvest Music, both on Facebook and YouTube. And maraming salamat po. Very exciting. Pastora Ann, i-shout out lang po natin. Meron po kasi kayo mga fanay, no? May mga fans kayo, mga admirers na lightmates natin. Wow. Shout out po kay Miss Annelyn Bico at Ace Cruz na nakatutok sa atin ngayon. Fan na fan po kayo nila at kabisado daw po nila. Most requested yan eh. Sa mga songs ninyo. Ay, yes. Praise God. Salamat May po. May fun. Actually, nung nalaman nila na kayo po yung aming guest ngayong araw na ito, talaga namang kinikilig sila. Yes, so shout out po sa kanila. Nako, maraming salamat po. Thank you po for having us. Thank you for watching. Ayan, maraming salamat po, Pastora Ann Claire Mago, sa inyo pong pagpapa-unlock na kayo po ay aming makapanayam ngayong araw na ito. Maraming salamat po. God bless po. Happy God bless day. You, Pastora. Nice to meet you. Pastor Arnel. Thank you. God bless you. God bless you. Alright, nako. Ayan, grabe, no? Just imagine. Alam mo, yung mga magaganda talaga, hindi lang artista sila eh. Minsan nasa church talaga yung mga magaganda eh. Diba? Yung mga talented, yung mga... Ano ba, guys? Hindi, pero alam mo,
Naalala ko tuloy, may quotation na ganyan. Hindi lahat na nag-aartista tawag dito, parang ano ba yun, talimutan mo na. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Oo. Yung iba nagpapastor. Oo. Eh, pastora ka rin naman ah. Sige, push natin yan. Pero alam mo, Paz, isa sa mga tumatak sa akin na sinabi niya, no, talagang you will live a life with no regrets kapag sinubukan mo yung life mo kay Jesus eh. At ang maganda doon, no, yung goal ng church nila, from salvation to maturity. Kasi hindi lang natatapos ang buhay Kristiyano nang ikaw ay tumanggap kay Kristo. Dapat tayo ay lumalago, nagmamature, diba, habang tayo ay tumatagal sa pananampalataya. Yes. Nakapas, ito na nga, e, basahin po muna natin yung ilan sa mga comments ng ating mga lightmates. Panigurado, e, talaga namang kinilig sila sa ating guest ngayon kasi talaga namang nakaka-bless yung life ni Pastora Ann, no? So, yes. So, basahin na po natin yung mga sinasabi ng ating mga lightmates. Sabi po ni Arceli Cruz, good morning po Pastor Arnel Resurrection. Mm-hmm. And Mama Sarah, good morning din po sa lahat ng ating mga lightmates watching SFTW today. Stay safe and God bless everyone. Mary Jo Agas, some what ifs of others. What if kung hindi mag-success ang business na lumpisan ko? Mm-hmm. What if kung hindi ko makayanan itong new job na pinasok ko? So ang sabi niya, trust in the Lord. And that's good. Philippians 4:13, I can do all things. Mm-hmm. Yan ang sagot. Wow! Okay. Good job! Even to that, Miss Mary Jo Aga, sabi wa po niya, good morning po, Pas Clive here. Relate na relate po kami ng wife ko sa topic nyo. Newlywed pa lang din po kami. And magti-3 months pa lang kaming married. Ang daming adjustments. Yes. Pero we are blessed to have each other. Nakakatuwa po ang topic ngayon. Thank you, Miss Sarah, and to our pastor. Yes. Ayan, si Grace Hanobas Mago. Sabi po niya, good morning. We really can relate sa topic ngayon ng husband ko na si Pastor Clive Daniel. Also, ito na nga yung mag-asawa. Nag-comment good sila. Good morning. Ayan, magandang umaga po and happy viewing po sa atin pong mga lightmates na nakatutok sa atin ngayon. Sabi pa po ni Raquel David Ibubal, have a blessed Thursday. Sobrang nakaka-bless po talaga. Yes. Ang programang SFTW. Ayan. So, napakaraming nagko-comment sa atin ngayon pa sa at hindi ko na maisa-isa yung iba dahil grabe, umuulan ng comments. Sabi pa po ni Galiciano Apple Apolonio. Uy. Sabi po niya, fear is not of God's. Negative thoughts hinder us to go and progress with our plans. Merely looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, will surely go through with our plan, whatever it may be, strong and firm. Ayan. Wow. Galing. Ayan. Ako, maraming salamat po sa mga lightmates natin na nakikibahagi sa ating talakayan ngayon, ha? At syempre, Pas, siguro isang question na lang. Uh-huh. Ayan, bago tayo magtapos. Bakit nga ba lagi tayong natatakot sa what if? And how can we overcome it? Katulad ng binanggit natin kanina, like Maid Sarah, no? If you feel that you are prepared for something that you want to reach, then meron tayong kasabihan, then begin to cross the bridge when you feel that you need to get there. So, kailangan lang talaga, courageous. Kumbaga, meron magandang salita dyan, risk taker. Kasi pag risk taker ka, katulad ni Lightweight Sarah, achiever ito eh. Pag achiever ka, no situation, no pandemic can stop you from reaching your goal. Mahirap yung takot eh. Kasi yung takot, naalala ko sabi ni Pacquiao, sa boxing pala, Lightweight Sarah, pag bago ka palang umakyat ng ring at inisip mo at natakot ka na, inisip mo, magaling yung kalaban mo, talo ka na. Hindi ka pa lumalaban, talo ka na nga. And that is the same thing that literally will happen to you. Kaya sabi ng Bible, di ba, sabi ni Pablo, well, the Lord does not give us the spirit of fear, but the power and a sound mind. Even Jesus himself is encouraging us, fear does not come from him. It is really come from the devil. Kaya si devil, ang gusto niya, ma-destroy ka, huwag ka maging maging successful. Kaya tingin ko, i-eradicate natin, tanggalin natin. We can pray that matanggal yan. Ngayon, on the practical aspect, matatanggal yung fear pag may preparasyon eh, pag nag-aral eh, pag nag-research, di ba? Ang risk taker, matapang yan, nag-aaral yan, preparado yan.
Mm-hmm. Kaya tingin ko, kaya mo, kaya ko, kaya natin. Kung nagawa ni Lightmate Ma'am Sarah, kanina ni Pastor Ann, at maging ako, magagawa mo din. Because God is with you. God wants you to be happy. You can reach for it. Sapagkat yan na nagsabi, I will never leave you to forsake you. You can do it, Lightmates. Mm-hmm. Wow. Amen to that, Pat. Hallelujah. Nako, alam kong siksik na naman. Amen. Nakaalawa niyo ating mga Lightmates sa atin pong napag-usapan ngayong araw na ito. Pero syempre, mga Lightmates, napakahalaga, no, na yung ating mga natutunan ay ating maisapamuhay. Okay? Amen. Kaya naman po, para sa ating daily word tip for today, mm-hmm, always look forward to something that motivates you. Kapatid, wow, huwag kang tumakot. Huwag kang matakot na humakbang. Ayan. Huwag kang matakot na humakbang. Nako, yung fear kasi talagang ginagamit yan ng kaaway sa ating mind, sa ating isip, para tayo ay magduda sa ating kakayanan. Mm-hmm. Pero kapag isinuko natin yung ating mga plano sa Panginoon, God will direct our path. So, yan, Paz. Maybe it's about time for us to pray. Ipag-pray po natin yung mga Lightmates natin na hanggang ngayon ay merong mga what-ifs in life. Ayan, may mga apprehensions. Sige po, Paz. Salamat. Sa pangalan ni Jesus Cristo, sa pagkakataong kami pledged to be here and straight from the Word. Kami rin, Panginoon, ay may kanya-kanyang struggles. Kami rin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero dahil kami pinag-usapan mo, kami rin ay maraming karanasan na kaya kami nakakapagsabi sa iba. Lord, we are praying right now for our Lightmates who are watching and listening for today. Most especially for those people, ang dami nilang ifs in their lives. They really would like to do this, they really would like to do that. But they always keep on asking, what if I do mistake or something like that? Idinadalangin ko, Panginoon, sa mga bagay na amin na pag-usapan, maging inputs ng aming pong guest, Lord, with Pastor Ann Claire. Lord, lahat ng ito, natutunan namin. At dalangin po namin na lahat ng aming natutunan ay aming may-apply sa aming buhay. So that, Lord, ma-prove namin na ang pangako mo'y totoo. That all of us, Lord, you please and you desire that each one of us ma-reach namin ang aming goal. Like what you have said in Jeremiah 29 verse 11, that you know the plans that you have set for us. Plans not to hurt us, but to give us hope and a future. That's why dinadalangin ko ang aming mga Lightmates na nagkakaroon ng problema sa fear, kaya hindi sila makahakbang, hindi sila makadesisyon, at kaya wala silang naabot, nananatili lang sila kung saan sila nandun. Hindi mo yon kalooban. Kaya dalangin ko, Panginoon, lakasan, palakasin mo ang kanilang kalooban, magkaroon sila ng pananampalataya. And you said in your words, look unto me, the author and the finishers of your faith. Lord. And if you can do that, my friend, you can finish the race, you can reach for your goal, because God is with you. The Bible says, if God is with you, then who can be against you? Lord, I bless our Lightmates for today. Most especially for those who have fear in their lives, I rebuke fear out of their lives, and I release, Lord, the courage, the boldness that they need in order for them to really reach for their goal. I bless them, Lord, the way you bless Abraham, Isaac, and Jacob. Salamat sa mga godly wisdom na aming narinig sa umagang ito, and help us to do it and manifest it into our lives. Salamat, Panginoon. Kaya naman, sa inamin sila pinagkakatiwala, and we believe that at this very moment, you heard our prayers and you will help us, Lord, reach for our goal. To you be the glory and honor in the name of Jesus. This is our prayer. Amen and amen, and good morning, everyone. Amen and amen ako. Maraming salamat, Pastor Arnel. At syempre sa mga Lightmates natin na nakasama natin ngayong araw na ito. Bukas po, magkita-kita po muli tayo, same time and same place, para sa huling episode natin for this week. Ayan, ako mga Lightmates, ako mamimiss ko na naman kayo. Pero syempre, bago po tayo magtapos, may paalala po sa atin mula sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Malachi 3 verse 6. For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. Praise God! Maraming salamat, Lightmate Sarah, maging sa ating kay Pastor Arn Katina, at sa mga Lightmates natin na nagantabay dito sa ating programa. Bukas po, Friday, makakasama po natin si Pastor Donato Santiago, at itutuloy natin ang balitaktakan para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Dito po lagi yan, abangan po natin sa Straight from the Word. Hanggang sa muli, kami po inyong samahan dito sa Light TV Radio.
Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 hanggang alas 11 ng umaga at kami po inyong kaibigan sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva na ating ginagalang at minamahal na nagpasimula ng Straight from the Word. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ernel Resurrection. God bless you and good day. Stay safe! At ako naman po ang lingkod, Sara Lagsak Arsenio, na nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang araw na puno ng pag-asa, nag-uuma po ng grasya at siksik na kaalaman. Sama-sama tayo! Dito lang yan sa Straight from the Word. God bless you! I'll see you tomorrow! Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio!